maraming nagsasabi na hindi na natin kailangan ng teacher. Kasi, sabi nila, distance learning na, modules na daw. Pero alam niyo po ba, nasa distance learning, kung saan ang magulang ang kukuha ng mga papel at walang face-to-face, ay mas lalo at higit na kailangan natin ang mga guro? Ayon nga sa Sekretary ng Kagawaran ng Edukasyon, mas lalong kailangan natin na ituloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Hindi dapat tayo magpapatalo sa ating takot, kung hindi ang pagnanais natin na maituloy ang edukasyon. Sa distance learning ay laging magkakaroon ng pag-uusap ang magulang at ang guro. At malamang na maturuan pati ang mga magulang kung paano nila iingatan ang mga modules sapagkat gagamitin pa ito ng ibang mag-aaral. Ganun din, tuturuan din sila kung paano maging matuto or mas maging mahusay sa pagmamanage ng oras or time management. Kasabay ng pandemya ay marami sa atin ang nagkakaroon ng sobrang kalungkutan, pag-aalala, or stress. At dito, makakatulong din ang mga guro upang maturuan ng tamang pag-iisip, tamang pag-handle sa mga problemang ito. Sa university or sa mataas na paaralan ng mga kolehiyo na estudyante or college student, ay may tinatawag na Open University. Ito ay sa UP, dito sa University of the Philippines. So, ito ay nasanay na o ginagawa na noon pa mang walang pandemya. Subalit, ngayon, susubukan natin itong i-adapt dito sa elementarya or sa mula sa kinder hanggang grade 12. Idinagdag pa ni Secretary of Education, Leonor Briones, na habang hinihintay natin ang bakuna ay dapat nagpapatuloy pa rin ang edukasyon. Sa pagsasagawa ng modular learning ay maraming mga mabubuting ugali ang madedevelop sa atin. Una na rito ang pagiging matapat or honesty kapag ikaw ay sasagot at ikaw na mismo ang magche-check ng sarili mong mga sagot sa mga tanong. Idinagdag pa ni Secretary Briones na kung sakaling magkaroon na ng bakuna sa Hulyo ay maaaring magkaroon na rin ng face-to-face sa mga lugar na wala halos kaso ng sakit at dagdagan ang ibayong pag-iingat.